Bakit nga ba itinuturing na biggest online business failure ang pagbagsak ng Finer na Friendster sa larangan ng social media hosting laban sa mga kakompetensya nito sa industriya ng social networking site tulad ng MySpace at Facebook? Magandang araw kaibigan at maligayang pagbabalik muli dito sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay paano napakawalan ni Jonathan Abrams ang mga magagandang oportunidad na dulot ng kanyang ideya na Friendster. Kaibigan, kung hilig mo ang mga informative videos na katulad nito, ay huwag mong kalilimutang pindutin ang subscribe button at notification bell. Pakipindut na rin ang like para madali kitang ma-notify sa marami ko pang ia-upload na mga dikalibreng informative videos sa hinaharap. Nag-a-upload ako ng isa hanggang dalawang videos kada linggo. Bago pa man nagkaroon ng Facebook ay isang social networking site na ang kinahuhumalingan nating mga Pilipino noong unang bahagi hanggang sa kalagitnaan ng 20s, at ito ang Friendster. Panigurado marami kang naaalala sa unang sikat na social networking site na ito sa Pilipinas. Nagsimula ang Friendster.com nang ang founder nito na si Jonathan Abrams, isang Canadian computer programmer, ay tumitingin noon sa mga profile ng mga users ng isang sikat na dating website na Match.com. Nang maisipan niyang gumawa ng kaparehong website, naisip niya na imbes na mga avatar ay pwedeng gamitin ng mga users ang totoo nilang mga pangalan at makipag-socialize sa mga circle of friends through online, kung saan ay maaari rin silang makakilala pa ng ibang tao. Taong 2002, nang sinimulan ni Abrams ang paggawa sa website na tinatawag niyang Friendster, na mula sa dalawang salita na Friends at Napster, na kung saan ang Napster ay isang sikat na MP3 file sharing website bago pa man mauso ang BitTorrent. Dinevelop ni Abrams ang Friendster at sa pamamagitan ng $400,000 na kapital galing sa mga investors ay inilaunch niya ito noong March of 2003. Nang simula ay mga kaibigan at kapamilya lamang ang pinasubok niya sa ginawang website sa pag-asang magugustuhan nila ito at isishare sa iba pang mga kakilala. Naging maganda ang pagtanggap ng mga nakagamit ng Friendster, kung saan ay sobrang bilis ang pagdami ng mga users nito. June of 2003, ilang buwan lang matapos i-launch, ito ay nakapagtala na ng 835,000 users. Nagpatuloy ang mabilis na pagsikat ng Friendster hanggang sa umabot na nga ng 3 milyon ang naging users nito. Makalipas lang ang ilang buwan dahil sa nakuhang tagumpay ay marami na ang nakapansin sa social media site na ito. At naging laman na nga ito ng mga magazines gaya ng Time, Esquire, Vanity Fair, Entertainment Weekly at marami pang iba. Ang founder na si Abrams ay naimbitehan din sa late night talk show sa US at naging covered din ng mga magazines. Napansin din ito ng mga investors at marami nga ang gustong mag-invest dito sa paniniwalang mas magiging matagumpay pa ito, tulad na lang ni Kleiner Perkins at Benchmark Capital. Masasabi natin ng panahong yon ay totoong binago ng Friendster ang internet world, dahil sa kasikatan nga nito ay nag-offer pa ang kumpanyang Google na bilhin ito sa halagang $30 million noong 2003. Ngunit tinanggihan ito ni Abrams dahil ang reported value na ng Friendster noon ay umaabot na sa $53 million at mas pinabura ni Abrams ang mga private investors sa paniniwalang mas mapapalaki pa niya ang kumpanya. Ngunit wala siyang ideya na ang mga nasabing investors din na kasama na niya sa kumpanya ay ang mga tao din na magiging dahilan sa unti-unting pagbagsak nito. Dahil sa mabilis na pagsikat ay hindi nasabayan ng Friendster ang mabilis na pagdami ng users nito. Dahil dito ay nagkaroon ito ng napakaraming technical issue, gaya na lang na mabagal na load time sa mga pages nito. Madali lang sanang solusyonan ang mga ganitong problema kung may malinaw na plano ang mga namamahala sa Friendster noon. Pero dahil sa pumasok na nga ang mga investors sa board ng kumpanya, ay nabawasan na din ang control ni Abrams dito.
noong nagdesisyon si Abrams bilang CEO na kailangan na ng solusyon ang lumalalang technical problems ng Friendster, ay kinontra ito ng mga board members dahil sa nakikita na niya na posibilidad na magkaroon na sila ng mga kakompetensya. Walang nagawa si Abrams hanggang sa tuluyan na nga siyang tanggalin bilang chairman ng Friendster noong 2004. Sa pagpasok ng mga bagong social networking site tulad na lang ng MySpace noong 2003, Hi5 noong 2004 at Facebook noong 2004 din, ay nagdulot ito ng malaking problema sa Friendster.com. Dahil sa competition ay nagsimulang humina ang Friendster sa Amerika nang lumabas ang mga kalaban nito, subalit patuloy pa din ang pagsikat ng Friendster sa kontinente ng Asia, lalo na sa Southeast Asia. Taong 2006 nang tuluyan nangang maagaw ng MySpace ang trono ng Friendster, maging ang noon ay sumisikat pa lang na Facebook, ay dumadami na din ang users sa Amerika. Sinubukan din bilhin ni Friendster noon ang Facebook noong nagsisimula pa lang ito. Pero sa kasamang palad ay hindi nila nakumbinsi si Mark Zuckerberg dahil hindi gaya ni Abrams ay may mas malinaw at may konkretong plano ito para sa Facebook. Bagamat natatalo na ng mga mas bagong social media platform sa US, ay patuloy pa rin namamayagpag ang Friendster sa silangang bahagi ng mundo, at isa na nga sa mga bansa kung saan sikat na sikat ang Friendster noon ay dito sa Pilipinas. Taong 2005, nang ako ay unang gumawa ng Friendster account sa isang computer shop sa St. Martin, Marilao, Bulacan, katabi ng SM Marilao, at adik na adik ako noon sa paggamit ng Friendster. Mababa ang 30 pesos kada gabi noon para mag-browse lang sa Friendster.com. Hinahanap kasi ng sistema ko, sa madaling salita, na adik ako sa paggamit ng Friendster noon. Naaalala ko pa nga yung mga friends ko sa Friendster na nagpapalitan kami ng testimonial or mas kilala ngayon na comment kay Facebook. Nasubukan ko din yung pag-customize ng profile account, yung tipong aaralin mo pa yung basic HTML coding para lang mapaganda yung Friendster layout ng account ko. Isa pa yung pagbisita ko sa profile account ng mga friends ko, yung mga may tumutunog na background music, gumagalaw yung background na may glitters effect pa, pati ata yung cursor pwede mo ring baguhin. Ito din yung panahon na kasikatan ng mga emo, kaya asahan mo na yung ilang friends mo na emo ay magre-reflect din ang kaimohan nila sa Friendster account nila. At saka yung background music ay emong emo talaga. At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa features na Who's Viewed Me, kung saan ay malalaman mo kung sino ang mga taong nag-check at bumisita sa profile account mo. Malamang sa malamang, binabantayan mo rin na makita sa Who's Viewed Me features ni Friendster noon na lumabas ang pangalan ng ex mo. Okay. Taong 2008, nang tuluyan nang ang pagharian ng Facebook ang social media nang talunin ang nooy nangungunang MySpace sa dami ng users. Pero ganun pa man ay nanatiling loyal sa Friendster ang mga Pinoy na noon ay meron ng 12 million active users. Katunayan nito ay mahigit 7,000 Friendster members ang lumahok noong 2009 sa Pinoy Friendster Day na ginanap sa SM Mall of Asia. Ito ang pinakamalaking gathering ng mga Friendster user sa kasaysayan ng kumpanya. Pero ito din ang taon ng magdesisyon na mag-redesign ang Friendster dahil sa gusto nilang masabayan ang Facebook. Marami ang hindi natuwa sa nangyaring redesign, at ito ang isa sa mga itinuturong dahilan kaya nakaranas ang Friendster ng biglaang pagbagsak ng mga active users noong 2009. Idagdag pa ang pagpapalabas ni Jessica Soho sa kanyang programa patungkol sa Facebook na sumisikat ng todo sa Amerika, dahilan upang sumambulat ng bigla ang dami ng mga gumawa ng kanilang account sa Facebook dahil sa curiosity. Sa pagtatapos ng taong 2009 ay binili ang Friendster ng MOL Global, isa sa pinakamalaking internet company sa Asia, para sa halagang $26.4 million na nakabase sa Kuala Lumpur, Malaysia, at binili din ng Facebook ang ilang core technical infrastructure patent nito noong 2010 sa halagang $40 million. Taong 2011 naman, nang gawing social gaming site ang Friendster at nag-announce na i-delete na ang mga profile dito
pagdating ng May 31, 2011. Pero dahil sa madami na nga ang hindi na gumagamit ng Friendster ng panahon na yun, ay madami din ang hindi na nagawang mag-save o mag-backup pa ng mga pictures na upload nila dito. June of 2015, nang tuluyan ng isara ang social gaming site na Friendster at makalipas ang 3 taon noong June of 2018, ay tuluyan na nga itong humintong mag-operate bilang isang kumpanya. As of August 2022, meron ng market value ang Facebook na nagkakahalaga ng $562.19 billion dahilan upang makuha nito ang 7th pwesto sa most valuable company sa buong mundo. Kung nakasurvive lang si Friendster sa matinding competition, panigurado ako siya pa rin ang nangungunang networking site sa Pilipinas. Nakakalungkot ang nangyaring ito sa Friendster, bagamat ito ang nanguna sa social media era, subalit tayo mga users ay maswerte sapagkat nakita natin at naranasan ang naging evolution ng social media. Ang nangyaring ito sa Friendster.com ay mas kilala ngayon bilang pinakamalaking kabiguan sa kasaysayan ng internet industry. Ayon na din mismo kay Abrams, ay napakadaming oportunidad ang pinalampas nito. Ikaw kaibigan, ano ang naaalala mo patungkol sa Friendster? I-comment mo lang ang iyong matalinong komento sa ibaba. Paalam at kita-kits sa susunod na video. Salamat sa panonood at mabuhay ang bansang Pilipinas!